Umabot sa ika-apat na alarma ang sunog na sumiklab sa isang warehouse sa barangay Nagkaisang Nayon sa Quezon City kaninang hating gabi. Ilang residente naman ang lumikas dahil sa pangambang baka madamay sa sunog. Si Noel Talakay sa detalye live. Rise and shine, Noel. Audrey, hanggang sa mga oras na ito ay inaapala pa rin ng mga bumbero ang maliliit na apoy dito sa dalawang gusaling nasusunog na ginagawang o isang pabrika ng plastic dito sa barangay na Magkaisang Nayon dito sa Quezon City. Aminado yung Bureau of Fire ng Quezon City na nahirapan sila dahil malawak yung lugar, maliban lang yan sa maraming plastic. Malayo pa dito ang sinasabi nilang fire hydrant mula dito sa pinangyarihan ng sunog. Halos maabo ang dalawang gusali sa loob ng compound ng isang pabrika ng plastic sa Sitio Gitna, Barangay Nagkaisang Nayon sa Quezon City matapos tupukin ng apoy pasado las 12 kaninang madaling araw. Ayon kay Marichu, isa sa mga empleyado ng pabrika, malaki ng apoy nang namalayan nila na susunog na ang pabrika. Ayun po, naka-duty nga po kami. Tapos po, tumatakbo po yung kasama ko na sa may makina kung saan po kami nakapwesto. Tapos tinanong, nung bumaba po kami, ako ng makina, tinanong ko po kung ano nangyari. Yun daw na may nasusunog nga po. Kaya inahanap ko saan nasusunog. Inakita ko po malaki na po yung apoy eh. Kaya nung makita ko po yung ano, yung malaki na po yung apoy, kinuha ko po yung bag ko dun sa likod ng barracks namin. Ayon sa isa pang empleyado na si Roberto, sinubukan pa nilang apulahin ang apoy sa pamamagitan ng fire extinguisher pero hindi na ito kinaya. Nakita na lang yung apoy. Apoy na lang po yung nakita ko. Pero hindi kaya lang yung fire extinguisher. Nagdamo naman ang paso sa katawan si Roberto habang papalabas ito ng pabrika. Umabot sa ika-apat na alarma ang sunog. Kaya naman ang ilan sa mga kapitbahay ay nag-asabalutan na at inilabas na sa kalsada ang kanilang mga gamit. Yung iba naman halos magdamag ding hindi natulog para matiyak na ligtas sila sa sunog. Nagbabantay po kami, baka po kasi marunong doon sa aming banda eh. So, kanina po kami nagising mga 12 po. So, hindi wala sila papasok ng school? Hindi po siguro na kasi walang tulog po sila eh. Damag po kami, walang tulog. Babantay lang po naman po yung apoy kasi kasunod po kasi sa amin na to eh. So far sa ngayon, medyo malawak po kasi yung lugar. Ano po, dalawang warehouse po ito, dalawang establishment. At yun nga, medyo nahirapan po kami sa kadahilanan ito nga ay plastic. At doon po sa loob po niya ay mayroong mga kagamitan na gumagamit po ng mga materials. Anya, nakatulong naman ang firewall para hindi umabot sa mga bahay ang apoy. Engine relay ang naging strategy ng mga bumbero para maging tuloy-tuloy ang supply ng tubig. Meron na po tayong na-identify na origin of fire na kung saan ang sinasabi po ng mga witnesses po natin ay doon po sa may barracks area, doon po sa may likod. Nasa 27 na mga bumbero mula sa iba't ibang fire volunteer ng Metro Manila ang nagtulong-tulong para apulahin ang apoy. Inaalam pa ang sanhi ng sunog at ang halaga ng pinsalang ari-arian. Audrey, umabot ng halos 7 hours na nasusunog itong dalawang gusali or dalawang pabrika ng plastic. Pero kaninang 6:41, idineklarang fire under control na ang apoy. At kapansin-pansin rin dito na bumalik na sa kanilang mga bahay yung mga tao na nag-evacuate kaninang madaling araw. Yan lang muna ang update dito sa barangay Nagkaisang Nayon, Quezon City. Balik sa iyo, Audrey. Maraming salamat, Noel Talakay.